بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So ngayon, al-mas'alatu thaniya, yung pangalawang usapin inshallah dito sa Babu Thani, yung mas'alatul ula, al-adharul mubiha lil fitri fi Ramadan, ang mga pinahintulutang dahilan na hindi mag-aayuno ang tao sa Ramadan. Ito yung sakit, katandaan, paglalakbay, ang buwan ng dalaw, nifas, yung pagbubuntis at pagpapadede ng baby. Al-mas'alatu thaniya, mufattiratu sa'im, ang nakakasira ng pag-aayuno ng isang nag-aayuno. Wahiyal asya'ul lati tufsidu ala sa'imi sawmuhu wa tuftiru. At ito yung mga bagay na nakakasira ng pag-aayuno ng isang nag-aayuno. At sa pamagitan din na ito ay pwede niyang putulin ang kanyang pag-aayuno. Okay, so yung iftar ay pwede mong putulin din sa pamagitan ng mga ito technically kung dumating na ang maghrib. Halimbawa, sa iftar, di ba ang sunna kumain ng dates? Kapag walang dates, pwede kang kumain o pwede kang uminom ng tubig. So not necessarily pagkain ang ipangpuputol mo ng fasting. So pwedeng tubig, pwedeng dates. Kung walang pagkain o tubig, pwedeng gatas. Kung wala talaga, soft drinks. Kung wala talaga, pwede ka rin mag-intensyon ng pagputol sa pag-aayuno, inshallah. Dahil sunna, napuputulin ng Muslim ang kanyang pag-aayuno sa lalong madaling panahon. Hindi ka banalan yung patatagalin mo ang iyong iftar hanggang isya o hanggang hating gabi, hindi ganun. Walang kabanalan doon. Tapos minsan, meron pa akong nakitang post sa Facebook. Drama lang. Meron drawing, mag-ina, wala rin silang makain. Mag-aadanda raw ng isya, tapos hindi pa sila nakakapag-iftar. Kung tutusin, pwede sila mag-iftar. Okay? Maraming paraan para mag-iftar. Tubig. Kung wala talagang tubig o walang ibang makain, pwede na sila mag-intensyon ng pagputol sa kanilang pag-aayuno. Okay? Hindi ko sinasabi na mawalan tayo ng malasakit sa mga naghihirap na Muslim. Pero ang tinutukoy ko dito, huwag natin lagyan ng drama. Ang fake. Parang kambal, lagi na lang may drama. Yan, nahihirapan kayong maunawaan ng relihiyon eh. Focus lang, diretso lang, kumbaga, huwag kayong masyadong, ano, kumbaga, masyadong nag-iisip ng kung ano-ano. Yung issue na yon doon sa, ewan ko, nakita nyo na yun, basta drama sa Facebook yun, maaaring nangyayari yun. Pero hindi yun dahilan para ipagpaliban mo ang iftar o ano paman. Iftar ang pinag-uusapan natin dito, hindi drama. Hindi yung paghihirap ng mga Muslim o yung inaapi yung mga Muslim sa iba't ibang mga lugar. Iftar ang pinag-uusapan natin dito at ang iftar dapat gawin sa lalong madaling panahon. At dito nga, وَيُفْتِرُ سَعِمُ فِفِعْلِ أَحَدُ الْأُمُورَ التَّالِيَةِ. At masisira ang pag-aayuno o mapuputol ang pag-aayuno ng sino mang nag-aayuno sa pamagitan ng mga sumusunod. So magkaiba yung dalawa na yun, ha? Yung nakakasira ng pag-aayuno at yung nakakaputol ng pag-aayuno. Bagaman, maaaring isang bagay lang yun. Kapag sinira mo ang iyong pag-aayuno, ibig sabihin, gumawa ka ng nakakasira ng pag-aayuno bago pa dumating ang maghrib. Okay? At yung nakakaputol naman ng pag-aayuno, yun na yung paggawa mo ng nakakasira ng pag-aayuno, pero tapos na yung maghrib. Ilang yung technical na pinagkaiba ng dalawa. So una,
al-aklu aw syurbu amdan, ang sinasadya na pagkain at pag-inom. Ting-una, na nakakasira ng pag-aayuno o nakakaputol ng pag-aayuno. Pangalawa, al-jima, ang pakikipagtalik. So, meron kang asawa, nagtalik kayo sa araw ng Ramadan sa mga oras na dapat ay nag-aayuno sa maghapon, yun ay nakakasira ng pag-aayuno. Pangatlo, at takiu amdan, ang sinasadyang pagsuka. Pang-apat, al-hijama, yung panggagamot sa pamagitan ng hijama. Ito yung sinisip-sip yung dugo sa katawan mula dun sa kanyang balat. Al-khamis, panlima, khuruju damal haid wan nifas. Ibig sabihin, yung pagdating ng buwan ng dalaw at nifas, nanganak yung babae, sa araw na siya ay nag-aayuno, masisira yung kanilang fasting. As-sadisu niyatul fitr. Ito yung sinasabi ko. Ang intensyon na pinuputol mo na ang iyong pag-aayuno. Hindi ka kumakain, hindi ka umiinom, hindi ka nakipagtalik, hindi ka dinatnan ng buwan ng dalaw. Pero ang pag-iintensyon mo na puputulin mo ang iyong pag-aayuno, sapat na yun. Na masira ang iyong pag-aayuno o putulin mo ang pag-aayuno kung kailan ito dapat putulin. Halimbawa nga maghrib, dumating ang maghrib na walang makain. Kasi halimbawa niyan, nasa ano ka, nasa sasakyan, di ba? Halimbawa nasa bus o wala kang dalang pagkain, yung mga kasama mo sa bus wala rin pagkain. Yung katabi mo sa bus may baon nga, chicharong baboy. Ano yun yung iftar mo, chicharong baboy. E di mag-intention ka na lang ng pagputol ng fasting. Huwag mo na hintayin makarating ka pa ng terminal para lang makapag-iftar. As-sabi ar-ridda. Pang-pito ang ridda o ang pagtalikod sa Islam. Nakasira yun ng pag-aayuno. Okay, so isa-isahin natin inshallah. Una sa nakakasira ng pag-aayuno, ano? Sinasadyang pagkain at pag-inom. So bakit sinasadya? So kailangan sinasadya kasi nga kung hindi ka nagsasadya na kumain o uminom, nakalimutan mo, hindi masisira ang iyong pag-aayuno, inshallah. O kaya nagkamali ka, akala mo wala pang fajar, tumigil pala yung orasan mo, pero oras na pala ng fajar. Hindi nasira ang pag-aayuno mo, inshallah. Hindi nasira ang pag-aayuno mo, inshallah, sa ganung mga pagkakataon. Dahil nakalimot ka o nagkamali ka sa pagtatantya ng oras. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon uli sa Suratul Baqarah, yung serye ng mga ayah tungkol sa fasting, Suratul Baqarah verse 187, وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kumain kayo at uminom hanggang sa maging malinaw sa inyo ang pinagkaiba ng puting sinulid sa itim na sinulid ng fajar at kompletuhin ang pag-aayuno hanggang sa gabi, hanggang sa maghrib. Ibig sabihin dito, yung puting sinulid at itim na sinulid ng pagsikat ng araw, pagsisimula ng pagsikat ng araw sa fajr. Fakad bayyanatil aya, annahu la yubahu lis-sa'im al-aklu wa syurbu ba'da tulu'il fajr hatta al-layl ghurubi syams. So, malinaw sa aya na ito, na hindi pinahintulutan para sa sino mang nag-aayuno ang kumain at uminom matapos na dumating ang oras ng fajar hanggang sa gabi sa paglubog ng araw. Amma man akala aw syariba nasiyan fasiyamuhu sahih. Ang tao na nakainom o nakakain nang nakalimot, hindi niya naalala na nagpa-fasting pala siya, sa panahon na siya ay sumubo ng pagkain, kahit nanguyanan niya ito, nalunok na niya, ganyan din yung inumin, ang kanyang pag-aayuno ay sahih. Tama, tanggap at hindi niya ito kailangang ulitin.
alihil imsaku ida tadakkar. At marapat para sa kanya na ipagpatuloy ang pag-aayuno, ibig sabihin hindi na siya kakain o iinom kapag naalala niya. O zakaraan na husaimon, o kapag naalala niya na siya ay nag-aayuno. Ang ibig sabihin nito, kapag naalala mo na nag-aayuno ka pala, at yung ensaymada nasa bibig mo, iluwa mo na, huwag mo na lunukin. Okay? Iluwa mo na. O kung merong tubig nasa bibig mo, hindi mo pa nalulunok, iluwa mo na rin. Ngayon kung ang pagkain o inumin ay nalunok mo na, hindi mo kailangang pasukahin yung sarili mo. Kasi nga, nakakasira ng pag-aayuno yung pagsuka. At yun ay wala ngang problema sa iyo, inshallah. Wala kang kailangang gawin. Ang kailangan mo lang ay itigil ang iyong kinakain o iniinom agad-agad kapag naalala mo. Agad-agad. Hindi yung uubusin mo pa yung baso, ubusin mo yung isang burger kasi sinasabi mo nakalimutan mo. Hindi. Yung nakagat mo at na lunok mo na, walang problema. Pero yung nakagat mo na nasa bibig mo pa, naalala mo, fasting ka, iluwa mo, huwag mo nang lunukin. E paano yung halimbawa? Magtatanong. May magtatanong na naman dito. Nakagat mo sili, ang anghang. Tapos iniisip mo, paano to? Hindi ako, ano, hindi ako mapakali nito, maanghang, kailangan kuminom ng tubig. So yun ay isang bagay na ipagdesisyonan mo. Kung puputulin mo ba ang pag-aayuno mo o magtitiis ka na nakakagat ka ng sili nung kinain mo yung anumang pagkain dahil nakalimot ka. Okay? Maari kang mamili sa dalawang bagay na yun. Pero yun nga, sa fasting kasi, hindi kapintasan para sa sino man na siya ay makakakain o makakainom habang siya ay nag-aayuno. Hindi yun kapintasan. Dahil sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hadith ito na iniulat ni na Imam Al-Bukhari at Imam Muslim, "Man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa." Sino man daw ang nakalimot na siya ay nag-aayuno at siya ay kumain at uminom, kumain o uminom, kumpletuhin niya ang kanyang pag-aayuno dahil tunay na pinakain siya ni Allah at pinainom. So si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagdulot na siya ay makakain at makainom. وَيُفْسِدُ الصَّوْمُ بِالسَّعُوتِ وَبِكُلِّ مَا يَسِلُ إِلَى الْجَوْفِ. Okay, so hindi lang pagkain ang issue rito. Kung halimbawang nakalimutan mo na fasting ka pala, nakainom ka ng gamot, pareho lang. Hindi masisira ang iyong pag-aayuno, inshallah. Hindi masira ang iyong pag-aayuno, inshallah. Pero pag sinasadya mo, alam mo, naalala mo, doon masisira ang iyong pag-aayuno. At gayon din, itong mga gamot nga na ito, anumang nakakarating sa lalamunan, walaw min gairil fami, mimma huwa fi hukmil akli wa syurbi kal ibr al magdiya. So yun nga, kahit hindi dumadaan sa bibig. Halimbawa, yung gamot na pinapatak sa tenga o sa mata, kung ito halimbawa ay umaabot sa lalamunan na lalasahan mo, sinasabi ng mga scholar dito, hindi ito nakakasira ng pag-aayuno kahit sinasadya mo pa. Pero yung mga injection halimbawa na mayroong sustansya, yun ay nakakasira ng pag-aayuno. Halimbawa dextrose, may sustansya yun ay nakakasira ng pag-aayuno. Pero iba pang mga injection, halimbawa vaccine, pwede kang magpabakuna kahit ikaw ay nagpa-fasting. Kasi hindi naman pagkain yung vaccine, hindi rin ito umaabot sa lalamunan, hindi ito umaabot sa tiyan. Pero syempre, maaring meron pang ibang pananaw yung ibang scholar, pero ito yung, kumbaga yung nakikilalang
opinion tungkol sa bagay na ito. Gayun din yung insulin, halimbawa sa mga may diabetes. Yung insulin, hindi ito pagkain, hindi rin ito pampalit sa pagkain, wala itong sustansya, hindi ito umaabot sa lalamunan, hindi ito umaabot sa tiyan. Ito ay hindi nakakasira ng pag-aayuno, inshallah. Pero ang usok, kahit anong usok, na sinasadya mong singhotin, ito ay nakakasira ng pag-aayuno. Lalong-lalo na yung sigarilyo. Nakasira ito ng pag-aayuno. Kasi ang usok, ito ay may mga, ito ay binubuo ng solid na mga bagay. Ito ay umaabot sa lalamunan. Malalasahan mo pa nga yung usok, di ba? Pag naamoy mo, kahit usok lang yun ng sinunog na halaman o basura, na raramdaman mo ito sa iyong lalamunan, at ito ay umaabot din sa tiyan. Kaya ang sigarilyo, ito ay nakakasira ng pag-aayuno. Ang sigarilyo ay nakakasira ng pag-aayuno at syempre nagkakasala ka pa dito. So siningit lang natin yun dito sa pagkain at inumin. Ngayon, paano yan kung yung tao, pareho lang, nakalimutan niya na fasting pala siya tapos nagsigarilyo siya. Masisira ba yung fasting niya o hindi? So, pareho lang dito sa pagkain o inumin. Oo, nagkakasala siya pero hindi masisira ang kanyang fasting, inshallah. Kasi nakalimot lang din siya. Nakalimot lang din siya. Pero nga, yung ulitin ko yung mga gamot na hindi naman dumarating o umaabot sa tiyan, sa lalamunan at walang sustansya, hindi ito nakakasira ng pag-aayuno kahit sadyain mo pa na gumamit ng mga ito, inshallah. Ba, ointment sa mata o pampatak sa mata, yung pang sore eyes, hindi rin yung nakakasira ng fasting, inshallah. Ano pa ba? Yung gamot, halimbawa, yung pinapatak sa ano, sa tenga, nabanggit ko na yun, pinapatak sa ilong o ano pa man, inshallah hindi yun nakasira ng pag-aayuno. Pangalawa, balikan muna natin yung ano, yung pagkain at inumin bago tayo pumunta sa pangalawa. Kapag nasira ang pag-aayuno mo, ba sinasadya mong kumain o uminom, sa ano pa mang kadahilanan? Sabihin na lang natin, halimbawa, hindi mo kaya talaga kasi first time mo mag-fasting. First time mo mag-fasting, nahihilo ka na, kumain ka at uminom. Sinasabi ng mga scholar, kung pinutol mo ang iyong fasting sa ganitong dahilan, halimbawa, so pwedeng hindi ka na mag-imsak, pwede ka nang kumain o uminom sa buong maghapon. Pero syempre, may mga nagsasabi din na kung sinasadya mong putulin yung fasting, mananatili ka pa rin na hindi kumakain at umiinom. Mananatili kang hindi kumakain at umiinom. Halimbawa, pinutol mo yung fasting mo dahil sa pagsuway, gusto mo lang talagang sumuway sa pag-aayuno, o dahil sa isang dahilan na hindi ka tanggap-tanggap. Diba kahapon, natalakay natin yung pwede mong putulin yung fasting kapag magliligtas ka ng buhay para magkaroon ka ng lakas. Pero gumawa ka ng pagputol ng iyong pag-aayuno sa isang hindi katanggap-tanggap na dahilan. Bawa, merong exam sa eskwelahan, tapos pakiramdam mo magiging sagabal ang fasting sa pagsagot mo dun sa exam. Hindi yung katanggap-tanggap, pinutol mo. So, sa ganong pagkakataon, hindi ka kakain at iinom hanggang sa dumating ang Maghrib bilang pagpapahalaga sa Ramadan. Bilang pagpapahalaga sa Ramadan. Pero yung kanina nga, yung nahilo, maaring mapahintilutan siya na mananatiling kumain at uminom para mapabuti yung kanyang kalagayan, inshallah. Para mapabuti yung kanyang kalagayan, inshallah. Ganon din sa lahat ng mga matutukoy dito,
na mga pagkasira ng pag-aayuno kung sinasadya na gawin. Ang ibang mga scholar ay nagsasabi ng dapat sila mag-imsak o mananatili silang hindi kumakain at umiinom hanggang sa dulo ng araw na yon ng pag-aayuno hanggang sa oras ng maghrib, inshallah. Ngayon yung pangalawa, yung jima, yung pakikipagtalik. Yung jima, ito yung pakikipagtalik na ibig sabihin, nagkaroon ng penetration yung maselang bahagi ng lalaki doon sa babae, kahit walang paglabas ng punlay. Pero siyempre, sa hukom na ito, doon sa khurujul mani, yung paglabas ng semen mula sa lalaki o doon sa babae, nakakasira ito ng pag-aayuno kahit pa hindi ito ginawa sa pakikipagtalik. Halimbawa, masturbation, ganun, naharam sa Islam, haram yun sa Islam. Pero yun ay nakakasira nga ng pag-aayuno. Yun ay nakakasira ng pag-aayuno. So kapag yung bagay na yun ay sinadya, yun ay nakakasira ng pag-aayuno. Pero kung ito ay sa anyo, yung paglabas ng semen o yung paglabas ng mani, khurujul mani, ay sa paraan na hindi sinasadya, wet dreams, hindi ito nakakasira ng pag-aayuno, inshallah, kahit mangyari pa ito sa maghapon ng Ramadan, inshallah. Hindi ito nakakasira ng pag-aayuno. Yung jima na tinutukoy dito, yubtalus siyam bil jima. Yubtalus siyam bil jima. Ang pag-aayuno ay masisira dahil sa pakikipagtalik. Faman jama'a wa huwa sa'imun, batula siyamo. Ang nag-aayuno na nakikipagtalik o nakipagtalik sa araw o mga oras ng pag-aayuno, syempre, ay masisira o mapuputol ang pag-aayuno. Wa alayhi at-tawbatu wal istighfar. So kanina, yung nakakain at nakainom ng hindi sinasadya, wala siyang kasalanan. Pero dito, sa jima, pareho lang. Kung halimbawa, nakalimutan mo lang din, so wala ka rin kasalanan. Pero kung sinasadya mo, sinasabi rito, alihit tawba wal istighfar, kailangan niya magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at kailangan niyang humingi ng tawad kay Allah. Wa qada'ul yawmul ladhi jama'a fihi. Kailangan niyang pagbayaran ang araw na yon na naputol ang kanyang pag-aayuno. Wa alayhi ma'al qada'i kafara. At syempre kasama ng pagbabayad niya na ito, sa araw na yon ng naputol na pag-aayuno dahil sa pakikipagtalik, kailangan niyang bayaran din ito ng kafara. Wa hiya itqu raqabah. At ito ay pagpapalaya ng alipin, wala namang alipin ngayon. Fa in lam yajid sama shahrayn mutatabi'in. At dito na magsisimula yung mga posibleng maging kafara ng nakipagtalik sa araw ng pag-aayuno sa Ramadan. Mag-aayuno siya ng 2 buwan na magkakasunod. 2 buwan. 2 buwan na magkakasunod ng Syawal at Dhulqa'dah. Kung magsisimula siya agad-agad. O kung hindi naman, pwede naman sa iba pang mga araw, inshallah. Ngayon dito, meron lang tayong idadagdag. So, limbawa, nakipagtalik yung tao sa kanyang asawa sa araw ng pag-aayuno sa Ramadan. Limbawa, Dhuhr, sinasadya niya. Alam niyang fasting, alam niyang wala pang maghrib. Dhuhr, sinadya niya. Hindi siya nakapagpigil, halimbawa. So nasira yung kanyang fasting, kailangan niyang pagbayaran yun. At kasama doon yung kafara. Na ang pinakamabigat nga dito na posible sa panahon natin ngayon, yung pag-aayuno ng 2 buwan na magkakasunod. At ang 2 buwan na ito na magkakasunod, ayon sa mga scholar, mutatabiin talaga. Magkakasunod, hindi pwedeng mapuputol. Halimbawa, malapit ka na maka 2 buwan. So 2 buwan magkasunod, 30 days. Naka 59 days ka na fasting. Naputol. Ulitin mo yun para mabuo yung
shahrayni mutatabiin. Mutatabiin nga, ibig sabihin, magkakarugtong, magkakasunod. Mutatabiin. So, yun yung paliwanag ng mga scholar. So, hindi ito isang maliit na bagay lang. Ito ay malaking bagay o mabigat na parusa. Kumbaga, may ituturing na parusa itong kafara na ito eh. Doon sa nakipagtalik sa araw ng Ramadan. Pero ito ay sa pakikipagtalik. Pero halimbawa, yung nagmasturbate sa araw ng Ramadan, syempre haram nga yun, ulitin ko, nagmasturbate siya sa araw ng Ramadan, araw ng pag-aayuno, at nasira yung kanyang fasting, hindi siya kasama dito sa shahrayn mutatabiin na kailangan lang niya kada. Ang tinutukoy lang dito yung jima, yung talagang pakikipagtalik, yung merong penetration, kumbaga. Kung walang penetration, halimbawa, basta may ginawa lang kayo, walang pagpasok ng maselang bahagi ng lalaki doon sa babae, walang jima na nangyari. So, hindi applicable ito. So, kada lang ang mangyayari. Babayaran lang yung araw na yun. Pero nga, kung hindi mo kaya mag-ayuno ng 2 buwan na sunod-sunod, fa illam yastati at ama sitina miskinan. At kung siya ay hindi niya kaya mag-fasting ng 2 buwan, oh, ito na lang yung pwede mong gawin. Magpapakain ka ng 60 na miskin. At ang 60 na miskin na ito ang ipapakain sa kanila, syempre katulad nung fidya. Katulad nung fidya. Isa't kalahating kilo ng bigas para sa bawat tao bilang halimbawa o pagkain na katanggap-tanggap sa inyong lugar. Pero ngayon, hindi katulad ng fidya na isang tao sa bawat araw na hindi mapag-ayunuhan ng tao na nahihirapan mag-fasting, ito sa isang araw na sarap, ang kapalit, 2 buwang paghihirap o 60 na pakakainin mo na may hirap. So napakabigat na kafara nito dahil sinasabi nga ng mga scholar, ito ay tinutumbasan lang nito yung kadakilaan ng Ramadan. Tinutumbasan lang nito ang kadakilaan ng Ramadan. So siguro itatanong nyo, bakit ang bigat naman nung kafara para doon sa nakipagtalik sa araw ng pag-aayuno sa Ramadan? Samantalang yung sinasadyang kumain, kada lang. Actually, hindi natin masasabi. Kasi maaring mangyari, yung nakipagtalik, may kafara, pero yung sinasadyang kumain, walang kafara kasi mas mabigat pala yung ginawa niya. Intindihan nyo? Maaring hindi na nagbigay si Allah doon ng kafara kasi mas masahol yung ginawa niya. Hindi na lang siya sa batas ng paraan para mapagbayaran natin yung fasting na yun na pinutol natin sa sinasadyang pagkain. Ang ibang mga scholar pa nga sinasabi nila, sinabi ko kanina, di ba, kada, kung halimbawang sinasadya, may mga ibang scholar pa ang nagsasabi, hindi mo kailangang magkada. Kasi wala na, sira na yung araw na yun, hindi mo na yung may babalik. Lumipas na ang panahon ng pag-aayuno na sinayang mo. Walang kada. Ayon sa sinabi ng ibang scholar tungkol sa sinasadyang kumain o pumutol ng kanyang fasting, walang kada sa kanya. Magkada man siya, hindi yung tatanggapin. Kasi lumipas na yung panahon. Halimbawa, yung tao, sinadya niyang tulugan yung sala. Hindi ito katulad ng hadith na yung nakatulugan niya yung sala, hindi tumunog yung alarm niya, hindi niya narinig yung adan. Iba ito. Halimbawa, sinadya niyang matulog. Bawa, 11 na ng tanghali, natulog pa siya, alam niyang malapit na magduhur. Tapos nagising siya, 2 na ng hapon, so hindi siya nakapagsala. Walang kada ayon sa sinasabi ng ibang mga scholar. Pero tayo, siyempre, maaari tayong mamili sa mga opinion na ito kasi valid naman sila pareho. Pero kung ako lang, ha, kung akong
kung sa akin, sinasabi ko sa inyo yung mas madaling matanggap na maari mo itong pagbayaran, pero hindi natin alam. Maaring kinamumuhian talaga tayo ni Allah dahil sa ginawa natin, kaya walang binanggit na kafara. Hindi katulad nung nakipagtalik sa araw ng Ramadan ng sinasadya. Maaring ganoon. Pero either way, hindi naman ibig sabihin na porke papanigan natin yung pananaw na pwede mo itong bayaran, ay sasadyain na nga natin na baliwalain ng mga pagsamba. Hindi yun ang ibig sabihin ng mga scholar na nagsabi na pwede mo itong bayaran. Ang ibig din sabihin dito, may pag-asa. Pero pagdating sa mga gawaing pagsamba, ang marapat para sa tao ay ang pairalin niya ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sa mahabba o pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat sabay na umiiral yung al-khawfu war-raja, ang takot at ang pag-asa ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, dito sa pakikipagtalik at yung mga kafara para sa kanya, so ito ay nababanggit doon sa hadith na mahaba na hindi na natin babasahin. So nga, siya ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at takot na takot siya. Sinabi niya, halak na napahamak daw siya. At nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung ginawa niya at inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpalaya ng alipin, wala siyang alipin. Inutusan siya mag-fasting ng 2 buwan, hindi niya kaya. Inutusan siya na magpakain ng 60 na mahirap, hindi niya kaya. Haltajidu it'ama 60 na miskinan, kaya mo ba magpakain ng 60 na mahirap? Kala la, sinabi niya hindi. Pamakata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa bainama nahnu ala dalika utiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamar. Sa lumabas daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyan niya ng tamar yung tao na nakipagtalik sa araw ng Ramadan, binigyan niya ng isang basket na tamar, sabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa'il, nasaan yung nagtatanong. At sinabi niya, kud hada fatasaddaq bihi. So sabi niya doon sa lalaki na nagtanong, kunin mo ito at magsadaka ka sa pamagitan nito. Magsadaka ka sa pamagitan nito. Pero nagsabi na naman yung lalaki. Faqala ar-rajul, parang yung kambal to eh, laging may follow up. At ito rin yung sagot ni Yasin kagabi. At sagot kay Yasin kagabi, yung tanong niya, paano kung walang pangpidya, may sakit, hirap mag-fasting, walang pangpidya, anong gagawin? So magiging katulad siya ng lalaki na ito, insha'Allah. So, sinabi nga, فَقَالَ رَجُلُ أَعْلَى أَفْكَرُ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ. So meron pa bang mas mahirap daw sa kanya? O sugo ni Allah, sabi niya, فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَا لَبْتَيْتَهَا yuridu al-harratain, ahlu baytin afkaru min ahli bayti. So sabi niya, wala nangang tao na mas mahirap kaysa sa kanya. Fadahakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, natawa na lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa lalaki, hatta badat anyab, hanggang sa napalakas daw yung tawa o yung yung pagngiti ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa nakita yung kanyang bagang. Thumma qala at imhu ahlak, ipakain mo na lang to sa iyong pamilya. Ipakain na lang daw niya sa kanyang pamilya. So doon sa fidya, kung wala siyang kakayanan na magfidya, edi hindi siya magfidya. Kung wala talaga siyang kakayanan na magfidya. Ma ja'ala alaykum fid dini min haraj. Si Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya naglagay sa relihiyon na ito ng pagpapahirap. Hindi niya ginawang pahirap para sa sinuman ang relihiyon na ito. Kaya huwag niyong gawing mahirap para sa inyo ang relihiyon ninyo, inshallah. At panghuli, wa fi ma'na al-jima, at ang kahulugan nga ng jima o pakikipagtalik na ito, inzalul mani ikhtiyaran, ang sinasadyang paglabas ng semen o punlay, faida anzala saim muhtaran
bitakbili aw lams aw istimna o gaira dalika fasada soma. Sino man daw na lumabas yung kanyang semen o punlay sa pamagitan ng paghalik, paghawak o masturbation o iba pang tulad nito, masisira ang kanyang pag-aayuno. Liyan nadalika minasyahwatil lati tunakidus som. Dahil ito ay kabilang sa mga pagnanasa na nakakasira sa pag-aayuno. Wa alihil kadao dunal kafara. Para sa mga tao na ito na nabanggit natin na nagkaroon ng khurujul mani o paglabas ng semen nang sinasadya yung hindi wet dream sa sinasadyang lumabas yung kanyang semen kahit walang pagtatalik sa paghalik, sa paghawak o masturbation, lahat ng yun ay masisira ang kanilang fasting pero walang kafara. Yung pag-aayuno ng 6 na buwan o pag-aayuno ng 2 buwan na sunod-sunod o yung pagpapakain ng 60 na miskin. Lian al-kafarata la tulzamu illa bil jima'i faqat. Ang kafara ay para lang sa pakikipagtalik. Liwurudin nasu khasan bihi. Dahil sa mga batayan na espesyal para rito. Amma idha namasaimu fahtalam. Samantalang kung ang nag-aayuno ay natulog at siya ay nagkaroon nga ng wet dreams aw anzala min gayri syahwatin kaman bihi marad, o kaya yung tao maaring lalabas sa kanya yung semen na hindi naman dahil sa pagnanasa, katulad halimbawa na ito yung ito yung epekto ng kanyang sakit bilang halimbawa, fala yubtal siyama, hindi nasisira ang kanyang pag-aayuno, liannahu la ikhtiyara lahu fi dalik, dahil hindi naman niya sinasadya ang bagay na yun, alhamdulillah. So ito yung dalawa na una nating natalakay na mga nakakasira ng pag-aayuno. Ang pagkain at ang pag-inom ng sinasadya at yung pakikipagtalik. Pakikipagtalik na siyempre mauunawaan natin dito na sinasadya rin, inshallah. Dahil ang anumang mga gawain na ito, kung hindi naman sinasadya o dahil sa kalimot, yung tao ay maaring mapaumanhinan, inshallah. So siguro itatanong ninyo, so kung nakasira pala ng pag-aayuno yung jima o nakaputol ng pag-aayuno, so pwede mo bang ipang-iftar yung jima? Technically, pwede. Baka tanungin lang nung kambal, inunahan ko na lang uli. So technically, pwede. Basta dumating na yung oras ng iftar, inshallah. Pero, ang mas priority yung mag-iftar tayo sa pamagitan ng iftar ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa tamar, sa tubig o anumang pagkain, inshallah. O sa pag-iintensyon na lamang kung wala na talagang ibang pang iftar. So bukas natin talakayin yung iba, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.